ilagay ng marksman at maging successful doon. Kasi normally teams last season, kapag naging, naglalagay sila ng marksman, hindi rin nila naging successful. Hindi sila nanalo with that. Red Esports, with their mastery of the heroes, gamit din yung kanilang strategic advantage laban sa mga kalaban. Nalulusot nila yung magandang picks. Oh. And I believe that Hanabi is one of their first few na na nilagay doon sa meta natin as a marksman. So, parang season. We could say na Brand Esport is like a meta maker. Oo naman. Isa na silang meta shaper. Masasabi natin nasa top lane. Siyempre, di natin makikita yung kanilang mga scripts sa kanilang mga mga practice before. Nagpa-practice na nila. Di natin alam for sure. But when they do apply it dito sa mga sa professional play, like MPL for example, doon na natin nakikita kung paano nila ina-apply yung mga bagong addition nga naman sa meta. Kasi usually makikita natin sa kanila yung bigla mo na makikita, oh, etong hero na to, hindi natin nakikita to sa ibang mga teams. That's right. And hindi natin nakikita even in the season 1. Mm-hmm. But yet, pinipikyan ng Brand Esports and then it things will just work out. Yeah. That's like, for example, yung Farsa, sila yung nag-introduce last finals. Again, Signal Ultra. And we're not saying na ngayon lang nadagdag yung Hanabi, by the way. Hindi namin sinasabi yun. Ngayon lang na, I think hindi na siya parang autoban. Kasi for the previous weeks, autoban ng Hanabi. Autoban ng Hanabi. This time, pwede na siyang laruin. Like, open na si Hanabi dito. Mm-hmm. By the way, if you're wondering kung bakit wala, di lumalabas si Lunov and Mincitar. Mincitar, hindi po sila pwede. Automatic na ban po sila. Hindi sila pwedeng gamitin. Ban sila for this week. Yep, for this week. That has been your draft. Very exciting match dito dahil medyo mirror from both teams. Merong mage sa kabila, may mage din sa kabila, may carry na pininisin na Ultra. Mm-hmm. Tinapatan ng Brent ng isang Hanabi, Marksman versus Marksman. We could see this game go the distance and it's gonna be very exciting dahil ito naman for sure talagang inaabangan ng lahat ng mga fans ng MPL dito sa Pilipinas. Let's hop into the game. Signal Ultra versus Brand Esports, game number 1. At sa blue side, nandito yung Signal Ultra. D, on the show. Ted, sa kanyang Kai, sa kanyang Kagra, sa Fiu, sa kanyang Kari, and Yaku on the Thamos. And for the side naman ng Brand Esports, we have Coco playing as a Navi, Yuji on Gushon, Haze naman on the Grok, Rebo playing as Harley dito, and Pain for Kaya. Well, as for now, syempre, busy pa yan sa mga buffs, pero medyo nagkakahawakan yata sila ng tenga dito sa may middle lane. Nagkakamustahan lang, kumbaga. Tamang leech lang din ng XP, tamang kuha lang din ng gold, coming from the minions dito. And considering na pareha silang may marksman, dalawa sila na kailangan magbigay ng space dun sa mga marksman nila. Like you said, parang mirror lang yung draft natin. They both have their tanks, their respective fighters, respective mage. So, it's a matter of execution. Pero ginugaw yata nila dito. Itong si Yaku, inikutan sila dito ni Haze. But Haze as well, medyo low health. Same as si Yaku. Pero papasok pa rin sila. First blood ang nakuha dito ng side ng Brand Esports by killing itong si Yaku. But in exchange, they will be losing their Grok as well. Pero inabol pa nila dito si Pain. Hindi siya naabutan ng payong. Safe pa rin naman dito si Pain na nakadikit doon sa may tore. It's all safe. 1-1 for that first blood and for that first na ikinomit na team fight ng both teams. It's a kill. 4. Turtle. Actually. Tapos may turtle din na potential na pwede nilang kunin. However, pero I think the Brand Esports, interestingly, ang kanilang talagang emphasis on getting the early game up is on to the Harley, which is makes total sense to me. I think no, pag nakakuha sila ng enough farm para dito sa Harley para ma-enable siya sa mid game, para ma-enable agad siya na makapag-rotate agad. I think it's gonna bode well for Brand Esports. Much better kung compared kung binigay nila doon kay Coco yung farm muna. Ngayon, Harley, level 4, mas maganda na yung farm sa top. We'll be able to transition into the mid game na may ambag sa mga team fights if ever the fights do happen. Tapos, Harley. Sa Hanabi nila, for sure. They're trying to take the turtle, actually. Muntikan pang maagaw sana ni Cho dito, even with together with Kagura. Kaso it's already too late, eh. Pero they're going sa kill kay Yaku na naman dito na meron siyang deadly magic. But with that, daggers coming from Yuji, nakapag-take ng revenge dito itong si Yuji against kay Yaku. Sobrang sakto naman ang range nun. Mula ng Shadowblade mula kay Dulong-dulo. Dulong-dulo. Able to get the last hit. Siyempre may deadly magic yung commit. At this early stages din kasi you kind of wanna all in dun sa mga fighters, the tanky fighters. Like for example, Thamos, hindi siya madaling i-takedown and it's enough for Brand Esports to actually go on to that hero with all of their strength. So, binubugan nila doon sa jungle ng Signal Ultra, just face checking, knowing, looking if they can find an opening that will secure their blue buff din dito sa ating 2-minute game.
Definitely, pagka-secure ng blue buff dito, they would look for a kill or kung sino man yung mapipita sila dito na available para sa side ng Signal Ultra. You wouldn't want to waste yung nakuha mong buff na yun na blue buff. It's either the turret or a kill. Basta may makuha ka, may mapakinabangan ka dun sa may blue buff mo. Pero grabe naman yung lakad dito ni Haze. Talagang guardyado, secure dito. Pero pinasok pa rin nila with a Higan Bana. They will be able to take down the turret. Pero wala pa rin sila nababawas dito for the side of Bren Esports. Hahabol pa rin dito si Yaku kaso wala na siyang jump. And Bren Esports, tamang aklasan lang. Back to farming. And nakuha na natin yung objective natin. Going back to farming na nga ulit. And they were able to secure your Tori, Yaku. Na fend off na rin naman Bren Esports dito. The magic is already a threat. But for Signal Ultra, they will snatch itong crab dito sa may bottom. And maybe they can transition sa pag-take na Tori dito sa baba. Ganun din naman ang gagawin ng Bren Esports mirror maneuver. They want to go forth. Yaku! Take it down! Para members of Bren Esports at makakatulak pa sila for sure. While that is happening, makatulak naman sa baba ang Signal Ultra. Pero dalawang turrets na kasi masi-secure, possible masi-secure dito na side ng Bren Esports in terms of the objective dito, aside from the turrets, nakuha din kasi kanina ng Bren Esports yung turtle. So the might be pangalawang turtle for the Bren Esports kung gusto nilang formahan dito yung nasa top na turtle. Pero nandun si Cho na alam niya na baka nga mag-turtle dito yung Bren Esports. Pero nice face check doon sa may damuhan lang. Pero si D, binigyan siya ng divine judgment dito. Pero he's still alive para kay D. He's a Cho, madaling mobility, easy flicker lang away. And hindi din naman siya kukomitin ng lahat eh. Nandito din naman yung mga backup neto ni Cho. So it's gonna be a best up skirmish if ever, but still, hindi nila nagawang i-contest yung turtle dito for the side of Signal Ultra. Bren Esports pa rin, another objective for them. I like the idea for Bren Esports. Hindi sila nag-commit sa fights, pero nagpo-poke din sila laban sa Signal Ultra. Enough para hindi makapag-defend ng turtle nga na may Signal Ultra doon. And this is why we were talking about yung konting priority ng Bren Esports towards this Harley para makapag-farm siya. And because Rebo is really farmed ngayon, 5 minutes in, nakakuha siya ng secure ng turtles ng napakadali because the damage output niya is really high this time. Just look at how much they are babysitting itong si Rebo. Pero habang binibabysitting natin si Rebo dito sa top, decent naman din yung farming dito para dun sa Hanabi. So, Bren Esports actually getting so much out of the map. In fact, meron silang ngayon 4,000 kalamangan over Signal Ultra just because of how well they are allocating their resources. And smooth lang din talaga yung farming dito ni Hanabi. You wouldn't want yung marksman ng kalaban is, kumbaga, mas malakasan kesa dun sa marksman nyo. So, ayaw mo mangyari yan. Kasi parehas kayo may marksman, parehas kayo may potential ng pico, pero dito sa top lane, Tets, napaikot na lang dito si Tets, pero nandito na ang aking mga backup. Naku po, sayang naman yung Guardian's Barrier. Hindi niya nagwardyahan. Kumbaga, nakatakas pa rin dito si Tets. But malaki din naman kasi yung area, yung siwang na pwedeng lusutan niya. Yeah. Kumbaga, parang ano, nagkaroon ng miscalculation. Kumbaga, kala niya dito dadaan. But, meron pa rin. Hindi ko naman sasabing miscalculation. Parang ano lang siya eh. Kasi 50-50 yan eh. Either kaliwa or kanan naman. Kaliwa or kanan. Lang siya. 50-50% chance. And unfortunately, 50-50 didn't go in his favor. Anyways naman, at least they'll fend off the members of Signal Ultra once again. So we are headed to a real quick pause. May nice ang konting issues natin. But I think that Bren Esports pa rin. Ang naunguna sa ating ngayon naman, I think that they're leading by what? 4,000 or 5,000? Almost 5,000, yeah. I believe. And if you think about it, hindi naman din mataas yung mga kills. So, ibig sabihin, talaga nasa galawan na nasa movements lang around the map. Tamang pag-prioritize lang ng mga crab, yung mga micro objectives, even yung turtle, kahit yung mga lane pressure. Dahil dun sa mga ganong klaseng maneuvers mula sa Bren Esports, nakakuha sila ng advantage over Signal Ultra doon sa economy natin. Yun na nga eh, kailangan nila din step up dito yung kanilang carry. If they wanted to secure a fight between carry and Hanabi, kailangan nilang i-match up kumbaga yung strength dito na nakukuha ni Coco coming from those farm, coming from those objectives na natitake nila earlier. Ngayon kasi, isa pa lang yung turret na nakukuha dito ng Signal Ultra and both the turtle is na-secure ng Bren Esports. That's why yung network natin talagang heavily favors as of now para sa side ng Bren Esports. Man. Pero Bren Esports at this point, sila na, nagro-rotate na sila. Nagsisimula na silang rumonda dito sa mapa, taking pick-offs, taking kills, para nga naman additional dun sa kanilang
net worth and space as well para doon sa Marks Manila, even Harley's here, nakakakuha ng kills, and continuous lang yung pag-take nila dito ng objectives to the point na hindi na sila i-co-contest ng Signal Ultra. But the same with the Signal Ultra, they're gonna be taking itong middle turret, so exchange turret lang yan. But, andito na yung Ren Esports, manggagaling sa likod. Pero, sino yung umiikot dito? Si Tets, napaikot na lang. But Tets is still dead. Mag-isa lang siya. Pinasok niya yung lima. Yung kanyang mga backup, nasa back. Yeah. Unfortunately, that was a misstep mula doon kay Tets na siguro hindi niya fully na-calculate kung kailan dadating yung mga members ng Ren Esports. And that is gonna be really bad for Signal Ultra, losing yung kanilang main playmaker dito, which will mean that makakamakuha na tier 2 turret dito ng Ren Esports. Fortunately pala, Rakitets, mabilis pa yung kanyang death timer dito. Yep. And actually, kung nun nireview natin kanina yung net worth, sobrang lamang si Rippo. With 4.3k, tapos sa pinakamalapit sa Aris 3.6k, that was a minute ago. Can just assume na talagang lalaki lang yung net worth dito. Nauli na naman si Tets! Kahit pa out there the tier 2 turret, eh walang mamamatay from Ren Esports to take down the Akai once again. Level 7 pa lang dito si Tets. Kabubuhay lang ni Tets. He just respawned. So, ang laki na namang disadvantage ito in terms of experience kasi almost a minute siyang down without getting the farm, without getting the experience, at ayaw na ayaw mo yung mangyari sa isang Akai. You want your Akai to have the most levels he can. Kasi syempre, gusto mo siyang magkaroon ng mataas na levels on the Thousand Pounder, even on the Ultimate, para mame-ambag na siya sa mga teamfights. And that's really bad for Signal Ultra. And the farm as well, diba? And the XP as well. Kasi kung wala, kung meron nga, let's say, you have the XP as an Akai, but if you keep on dying, hindi ka rin makakaipon ng enough gold para makakuha ng early, like ng items para pampakunat sa'yo, diba? Ano nga naman yung makunat, I mean, may level ka, pero hindi ka naman makakakuha ng items mo na pampakunat. Like, makunat na yung tangin ng kalaban dito, how about you? Parang ganun magiging question dyan, pero nagkikinangan na yung mga items dito ng Ren Esports. Medyo smooth lang yung galawan nila. Parang naka-record na, kumbaga, nakalista na kung saan tayo pupunta, kung ano yung susunod natin iti-take dito. Looks like they wanted to take this first Lord, level 1 Lord, para sa side ng Ren Esports, or they might want to lure out lang dito yung Signal Ultra, which is nakita na naman nila dito si Tets, natampunan ng mga skill at nahuli pa nila ni Yaku sa may likod. Yaku try to fight, napatay pa nila itong si Harley at the middle lane, but with a mega kill as well para kay Gushen, with a double kill as well para kay Kagura, pero tumatakbo dito si Didi na hinahabol ng dalawa, dahil low health nga naman siya, pero naiwan si Pew. Ano nga naman ipang lalaban ni Pew, isa lang naman siyang marksman, na wala siyang kunat, apat yung kalaban niya, 4-1 exchange, and this Lord is gonna be free sa side ng Ren Esports. Oh man, the thing that we expected from Ren Esports sa Signal Ultra, it's either low kill score or very high kill score. Mm-hmm. But knowing that sobrang disciplined nila, di sila magpapatay na sobra, si Team Nakupo not disciplined at all. A Signal Ultra, wala silang license para i-contest yung Lord for sure. Natalo na sila, kakatalo lang nila sa isang teamfight, and they gave away another kill, and that's a kill onto the Cho. Once again, look at Ren Esports. Almost 10,000 na yung kanilang kalamangan dito versus Signal Ultra. They only have 10 kills. Pero alam mo, yung control nila sa mapa, yung control nila sa minion waves, control, super, even in the much higher as compared to Signal Ultra. Even the Lord and the Turtle, sila lahat ang kumuha na yan. This is bad for Signal Ultra. They, hindi na sila pwedeng magkaroon ng mga ganong blunders. Like for example, yung kanina na nahiwalay dito si Akai or nahiwalay si Cho. Kasi promising pa rin naman yung damage nila. We saw kanina na may promise yung lineup ng Signal Ultra laban sa Ren Esports in terms of team fighting. Yung carry nila nakakakuha ng taas sa damage. Even Yaku on the Amos is dishing so much damage to team fights. Yun nga lang, ikulang na kulang sila. Oh, that was, that could have been a good block, pero nakapag-dash away doon si Thamos. He will be safe for a little bit. So yung Lord na dito sa baba, pero yung top, sinashove na nga dito ng Ren Esports. Yeah, the jump D, nalakta na nga nila. They have the damage rate. Deathly Magic na rin na nakakast sa kanya, but he will be able to survive with sliver of health. At ito, tumalan si Yaku na upo na masama, but he will be able to get away. No, not enough. Harley takes him down, tapos yung Tore yung sa gitna ng target dito ng Ren Esports. While that is happening, they want to go for the Sen. Senya goes down, yung bottom na pumush na rin ni Pei, tsaka ni Lord na upo. Tumalan na si Tets, pero wala siyang follow. They'll be able to kill off Yuji, but can they survive this onslaught mula sa Ren Esports? Wala lang inhibitor turns. Buhay na buhay it pa rin yung Lord. This then might be the end as Ren Esports will close this game out 11 minutes in. Walang nagawa just dun like yung that Signal Ultra. Like, wala silang no choice. Pinupush yung top nila, pinupush yung middle lane.